Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy. Sa lahat ng nakasubaybay sa atin sa ating live streaming channel sa Facebook at YouTube, at lahat ng nakikinig po sa DZWB, maraming salamat. And welcome to the program. Welcome to the program. Maaari kayo nagtataka kung bakit ako'y may arnis. Nakaganyan ako, nakaganyan talaga ang kamay. Okay, dahil lalaman ho natin mamaya kung paano ang wastong paggamit ito. Dahil with me today is the superstar of the moment. He had the most watched teleserye, Lolong, in 2022. How is the view from there? Nakakalula ba ba? I'm just so proud of this young man. Wow! One of the most important actors, one of the most important actors of this generation. Naitay Kapuso, please welcome Ruru Madrid. Thank you so much. Welcome to your show. Third time here. Naalala ko lagi yung sinasabi ni Kylie Padilla. Yeah. Because Kylie, I think, plays an important role in Black Rider. Naalala raw niya ang kanyang dakilang ama, ang ating kaibigan, si Binoy, Robin Padilla, pag nakikita kanya. When you hear these comments, anong reaction? Sobrang nakakataba po ng puso, Tito Boy. Sobrang vocal naman ako na sobrang iniidolo ko po si Senator Robin Padilla. Ever since bata ako, lahat halos sa pelikula niya pinapanood ko. Sobrang nilulook up ko po siya pagdating po sa mga action na eksenang ginagawa niya. So, sobrang nakakatawa. But it can be a pressure. Pressure po, Tito Boy. Hindi naman po talaga mawawala yung pressure. But I guess, sanay po ako sa pressure ever since bata ako. Tama. I've been, alam mo yun, parang sanay ako maging underdog. Mm-hmm. So, nandun na yung pressure ever since. It's a good kind of pressure, ika nga. Okay. Elias Guerrero, pag-usapan natin. Yes. Sino ba si Elias? At paano siya naging Black Rider? Si Elias Guerrero, Tito Boy, ay typical Pilipino na talagang, alam mo yung pilit na binabato ng mga problema sa buhay, pero pilit niya pa rin lumalaban. May isang insidente na nangyari sa kanyang buhay na hindi po niya matanggap. At siya po ang gagawa ng paraan para po mapaghiganti po niya yung mga taong yun. Hindi pa natin pwedeng pag-usapan kung ano ito. Not yet. Kailangan mapanood po natin simula mamayang gabi. Yes. At actually, Tito Boy, mamayang gabi malalaman niyo na po kung bakit siya magiging si Black Rider. Ayun. Ganun po agad. Hindi na bibitinin ka hindi agad. Na, wala alam na bibitin. Namin bakit ba si Elias naging Black Rider. Yes, Tito Boy. We are all excited to see Black Rider starting tonight. Yes. Pero narito po ang isang clip mula napakaswerte natin. Mamaya pa, pero meron na tayong patikim ngayon. Panoorin ho natin ito. Ayan. Ano mo pinaghandaan ito? Siguro, Tito Boy, may factor na rin na ever since bata ako, pangarap ko po talaga gumawa ng action. So, nalaman ko po na meron pong gagawin ng public affairs, ng GMA, na isang action na teleserye. Sinabi ko po talaga na sana akin to. So, pinag-pray ko, pinagpanata ko po siya na makuha ko po itong proyekto. At yun, binigay po sa akin ng Panginoon Diyos, pinagkatiwala po sa akin ng GMA. So, ever since then, talaga nag-training ako. Iba po kasi ang training ng hand-to-hand combat or talagang, kunyari, ng MMA. Kasi dito, mas cinematic.
So the movements it's is very kumbaga mas malaking galaw, mas ano may ibig power. Sabihin mo para mas maintindihan. So kunyari Tito Boy, pag boxing na totoo, dikitan. Ganyan, ganyan 'di ba? Pag ganay pag suntukan ka. Pero pag cinematic, pag cinematic, ayan, pag sutok walop, 'yan, malaki 'yan. Kasabay. Kailangan lalakihan mo yung galaw mo. Pak. Yes. Galing. Pero pagka boxing, 'di ba, dikitan 'yan. Yan. Ganon. Okay. That's true. So that's the kind of preparation you did. Opo. And of course, yung motorcycle din, nag-track ako, nag-motocross ako. Yan. So yung hand-to-hand combat muna tayo, before Opo. We go to the motorcycle, anong klaseng training ang ginawa mo? So I started with cinematic na fight, which is, kumbaga, kasama na dyan, Muay Thai, Yaoyan, yun yung gusto natin. Muay Thai, ito yung paa. Yes, makipaan, sipa, no? May suntok. Mataas ang sipa mo? Sakto lang dito boy. Ngayon kasi medyo namamaga dahil sa pero ito yun eh, di ba? Yung maganon. Yes, opo. Uh-oh. Kailangan pag sumipa ka talaga. Back! May power. Okay. May power talaga ano dapat. Ano yung pangalawa? Yan, yung Yaoyan. Yaoyan ano is Filipino martial arts na connected din po siya sa paggamit din po ng arnis. So pag sumusuntok ka, sometimes may mga galaw ng arnis, which is ito, siniwali. Kahit wala kang gamit na weapon, pwede mo pong gamitin yan. Paano? It looks good, ha? Huh? Yes. Parang yan, ganyan lang. Uh-huh. Iyan nyo lang po. Parang ito, di ba? Kasi usually dito, boy, okay. Pagka may arnis ka, alright. Ito po yung ito po yung sinawali. So, nandito ka. Yan, uh-huh. Hit. Yan. So, pwede, kunyari, na-disarm ka ng kalaban mo. Kamay na lang ang kahit natira. Wala ka ng gamit na arnis, pwede pa rin yan. Yan. Pak. You know? Okay, yan, okay. Ganun lang. Tuloy-tuloy so, lang. Nag-train ka nito? Yes, nag-train. Lahat Pinoy ang trainers mo? Yes, Tito Boy. Kasi syempre tayo gusto rin natin i-promote yung sariling atin, which is yan, yung Kali. Ano ang Kali? I hear that. Ano ba ang Kali? Ang Kali, Tito Boy, ay usually knife yan eh. Knife ang ginagamit. Meron knife. Po tayong okay. May itak. Pwede po yung mga karambit, yung mga maliliit. Yan, okay. Dyan natin ginagamit. But, even if you're using arnis. Pwede pa rin po siyang gamitin. So, yan, usually parang... Pwede mong gamitin sa Kali. Kali pa rin. Kasi, Tito Boy, same movements, everything. It's hand movement. Yes, yan ang ibig sabihin. Sabi nga ni Jess. So, parang kadugtong siya ng... Katawan mo. Okay, so, but basically, when you do Kali, ano yung focus mo? Ano ba yung gusto mong... punteriyahin. Deadly kasi ang Kali dito. Correct. Boy. So pwede sa leeg, lahat ng mga vital points. Lahat. You go to the face. Face. Dito pwede kang mag... Kunyari, Tito Boy, yan. Di ba ganyan? So, okay. Pagka umatake ka, kunyari yan. So kunyari, atake sa akin dito. Pak! Yan, pwede mo hiwain dyan. Diretso because ka dyan. Because you're holding... Yes. Wala na. Dugo wala na yan. Oh, dugo na. Knife. Kasi di ba may mga martial arts na... nadi-disable ka dahil joints ang target, yes. Halimbawa. Ang Kali ay kahit saan? Kahit saan. Basta Tito Boy, basta deadly siya eh. Kailangan pagka umatake ka, ready to kill ka. Ito yung gamit mo sa Black Rider? Yes, Kali. Oh my God. Yan po ang ginagamit ko. So, tinrain ako sa Black Rider, dun sa mga eksena, may nag-training po sa akin. So, yun po yung ginagamit ko pagka nakikipaglaban po ako. Paano mo sinisiguro na ligtas ka? Actually, Tito Boy, pag gumagawa, kasi ako rin po gumagawa ng mga sarili kong stunts. You do your stunts, yeah. Kaya nga. Ako kasi, ayoko po kasing, kumbaga, ayoko manghinayang na hindi ko binigayan lahat. Okay. So, sometimes, pre-pray po muna ako na sana hindi po ako mapahamak. Mm. Pero nanggagaling po lahat ng confidence na yun sa... Ilang beses na training siya namin. Paghahanda. Kaya pag sumalang ka sa set at hindi ka aware sa mga mangyayari, doon ka po maaksidente. I wanted to ask you, napakatapang mo, napakabuo ng loob mo. Sabi mo nga, hindi ka humihinto hanggat hindi mo nakukuha ang isang bagay. Yes. Nagdadasal ka. Anong kahinaan mo? Ano ang luho mo? Sabi nga ng mga tao ngayon, you work so hard. Ano ang deserve mo? Ika nga. Dito sa iyong karera, you're at the top of your career. How is the view from there? Nakakalula ba? Nakakalito ba minsan? Ang mga kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abdul.
Bunda, Black Rider starts tonight. Yes. Congratulations, Ruru. Maraming salamat, Tito Boy. Napakatapang mo. Saan ka mahina? Mahina ako talaga pagdating sa pamilya ko, sa mga mahal ko sa buhay. Kumbaga, sila yung kahinaan ko, pero sila rin po yung nagpapalakas sa akin. Tama. Oo, yun ang pusong Pinoy. Yes. Mm-mm. Yun ang pusong Pinoy. Kasi parati natin sinasabi, iiwan ka ng lahat, pero hindi ng pamilya. Yeah, that's true. Mm-mm. Okay, you are on top. You're at the peak of your career at this point. At sana, dasal ko, humaba pa ito ng napakahabang panahon. How is the view from there? At anong ginagawa mo para hindi ka ma-overwhelm? Hindi ka mapalayo doon sa core mo? Yeah. Para hindi ka mabago ng lahat ng ito na alam mong temporary? Number one, Tito Boy, is yung pananampalataya ko. Kasi alam ko na kahit na ano pa mangyari sa buhay ko, isang idlap lang pwede mawala po lahat ng to kung hindi ko papangalagaan yung pananampalataya ko, yung faith ko. And at the same time, siguro nagpapaground talaga sa akin is yung mga taong nagmamahal sa akin, mga taong sumusuporta. And I guess number one is si Bianca. Kami laging magkausap dahil nakita niya po ng mga panahon na hirap ako. Nakita niya ng mga panahon na akala ko sarili ko na wala na akong mararating sa buhay na to. So every time na inaalala ko yung mga panahon na yon, kung gaano kahirap marating, kung nasan po ako ngayon, hindi ko na po hahayaan maulit yun. Kumbaga, hindi ko iti-take for granted lahat ng mga bagay na dumadating sa buhay ko dahil alam ko po yung hirap ng wala. Paano ka, for lack of a better word, paano ka napatino ni Bianca? Siguro masabi ko na nahanap ko yung taong katapat ko. Totoo nga talaga yun. Akala ko po dati hindi totoo yun. Akala ko dati ako, siguro nung bata ako, iniisip ko, gusto ko po magkaanak pero parang hindi ko kayang mag-settle with a girl na, mm-hmm. na siya lang habang buhay. Pero nung dumating siya sa buhay ko, I don't know, for some reason, parang nakaramdam po ako ng spark. At sinabi ko na ito na yung gusto kong makasama habang buhay. And hindi ko po yun, hindi ko po yun naisip dati. But ngayon, sobrang proud ako na ipagmalaki na yun yung nararamdaman ko para sa kanya. Salamat for saying that. Thank you. Diba? Salamat. Really thank you, Ruru. Kasi hindi lamang sumikat ka ng husto, but yung evolution mo as a person, kitang-kita namin. Yeah. Why the tears? Hindi ko po in-expect na mararating ko po yung kung nasan ako. Dati, parang hindi ko makakalimutan na sa loob ako ng church. At ang harap lang ako na sabi ko, Ama, sana maging artista po ako kasi gusto ko matulungan yung pamilya ko. Na kahit bata pala ako, gusto ko na po silang matulungan. Pero ngayon, hindi lang po yun yung binigay niya sa akin. Yung mga iba ko pang pinapangarap sa buhay, binigay niya rin sa akin. Kaya sobrang bait po niya. Kaya sabi ko, lahat po ng mga natututunan ko, lahat ng mga blessings na natatanggap ko, hindi ko po alam kung baka ito po yung magiging katungkulan ko sa mundong ito, pero gagamitin ko po yun sa kabutihan. Gagamitin ko po lahat ng meron ako upang makapagbigay ng saya, ng inspirasyon sa mga tao. Before, ang pangarap ko maging artista. Pero ngayon, Tito Boy, ang pangarap ko, I want to be remembered forever. Na kahit nawala na po ako sa mundong to, meron ako maiiwan na mark sa mundong to na ako yung tao na hindi sumuko sa pangarap niya. Sa kabila ng lahat ng mga problemang binabato, sa kabila ng lahat ng mga doubts na binabato sa akin, never ako nag-give up. And gusto ko rin makilala bilang isang tao na nakatulong din sa mga tao na makamit din nila ang kanilang mga pangarap, yung mga tao na hindi naniniwala na makakamit nila yon pero still, nilaban po nila para matupad ang kanilang mga pangarap. Sarap pakinggan. Diba?
how do you want to be remembered? In another way of saying that is, he didn't surrender. Yeah. He didn't surrender. He made it. And he was a good man. Sarap. Kanina sabi mo, bata ka, hindi ka naniniwala na you were capable of even thinking that you will live with a woman for the rest of your life. Nabago yan ni Bianca. Yeah. Pero isa sa mga requirements ng relihiyon is conversion to your religion. Yeah. Nag-convert na si Bianca. Actually, Tito Boy, noong mga panahon na nililigawan ko pa lang po si Bianca, naging honest na po ako sa kanya. Sinabi ko po sa kanya na ito, kailangan sa amin, kailangan Iglesia ni Cristo rin. Pero siya, for some reason, Tito Boy, sinabi niya sa akin na open siya makinig. At ayokong ipilit po sa kanya na kailangan mag-iglesia para sa akin. Kasi hindi po ganun yun. At hindi kami uusad kung dun siya manggagaling. Nagulat na lang po ako one day, birthday po niya, bigla niyang sinabi sa akin na ang gusto daw niyang gift para sa sarili niya ay faith kay God. Oh. At gusto daw po niya makinig ng aral ng Iglesia ni Cristo. Hindi ko po talaga napigilan maiyak ng mga panahon na yun. Kasi alam ko talaga na patunayan ko sa sarili ko na siya na talaga. Diba? Wala nang pag-aalinlangan. At inaral po niya yon every day. Nagpupunta. Kasi sa amin po, Tito Boy, may 25 lessons. Yes. May 8 months pa na pagsubok na hindi ka pwede makamiss ng kahit isang pagsamba. At tinapos po niya lahat yon nang hindi ko siya pinipilit. Ang nais ko lamang sabihin sa inyo ni Bianca, may you be blessed. May you be blessed with love that is forever. Yeah. God bless you. Thank you so much. Maraming salamat. Maraming salamat. Sa mga kwento. Sobra. Okay. At Black Rider, ako naman naiiyak. Black Rider po, simula mamayang gabi ay pagkatapos ng 24 oras, suportahan po natin Black Rider at saka si Ruru Machin. Maraming salamat. Maraming salamat. Katulad ng sabi ko kanina, hindi natin tatapusin ang pag-uusap na ito na hindi tayo gumawa ng eksena para lamang magkaroon po sila ng ideya kung paano ginagawa ang eksena. Talagang eksena. Parang hindi ko yata kaya sabihin ito sa Black Rider. At ito po, meron ho tayong guest star. Oy, na papasok dito sa eksena. Chang Susan, halika. Yan na. Chang Susan. Ito, si Chang Susan. Oo, dito ka. Bianca po dito. Ay, Bianca. Huwag naman. Nakakahiya, nandyan. Chang Susan, binubuli mo ako. Alam mo yung binubuli, tinutulak-tulak, yung gano'n na wala lang yung mga ano. Basta, binubuli mo ako. 4, 3, 2, 1, action! Naku, umalis ka nga dito. Hindi ka pwede dito. Wala naman akong ginagawa. Umalis ka nga dito. Bayawak! Wala naman akong ginagawa. Bayawak! Tigilan mo yan! Umalis ka dito. Ba't bayawak? Wala. Umalis ka dito. Binabalangan kita, bayawak! Wag na wag mo sasaktan si Tito Boy! Aray! Sabi ko sa'yo. Antiin mo na lahat. Pero wag lang si Tito Boy. Sinasaktan niya ako. Sinapuruhan niya, wag ako. Ano nangyari dito? Binugbog niya po ako, sinampal niya po ako. Sinampal mo? Tapos sinaksak niya ako dito. Hindi ko ka magsisinungaling. Malis ka na. Sige na, doon ka na. Ayan po, nagsisinungaling. Palakpakan po natin si Chang Susan. Maraming thank salamat. Thank you. Ruru, I'm just so proud of you. Thank you. Congratulations. Maraming salamat. Salamat po. More than Black Rider, it is your story that inspires. Maraming salamat. Muli, imbitahan mo ang lahat. Mga kapuso. Mamayang gabi na. This is it. Pagkatapos po ng 24 oras ang Black Rider, sinisigurado po namin sa inyo na sobrang magugustuhan niya po ito. Punong-puno po ito ng aksyon, ng drama, ng comedy, na lahat po ng hinahanap nyo sa isang teleserye nandito na. Kaya sana po supportahan nyo at siguradong lahat po ng mga tinitingala at sinusuportahan yung artista ay nandirito rin po. Kaya sana po supportahan nyo po ang Black Rider mamayang gabi pagkatapos po ng 24 oras. Maraming yes! salamat. Naitay, kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga puso at tahanan araw-araw. Be kind, make your nanay Antare proud, hashtag say thank you. Just one isa lang, do one good thing a day. And let's make this world a better place. Maraming salamat, Boys of La Carmela, the Boracay, Chris Jazzler. Maraming salamat. Goodbye for now, and God bless. Yeah!